Okay, we are online recording. We are recording via StreamYard, bago ng platform natin ngayon. And hey guys, what's up? I'm back. The podcast is back. This is episode 43 of the Nurse Talk podcast. And on this episode, we have Nurse Von Christian. Hello, Von. Hi, hello. All right. Yep, he's a nurse from Cebu and currently based siya sa Western Florida. Dumating siya March 2022. So more than a year, wow, under Health Carousel. And he is working in Cleveland Clinic, Florida. Isa sa mga pinaka prestige hospitals sa Florida. Wow. Daw. And ang nakakatawa pa is, nag-BPO din siya before flying to the States. Is that right, bro? Yes, 2 years. Right. Yeah. Okay. So, Nurse Von, kamusta naman dyan sa Florida? Mainit, parang Pinas lang. Talaga? Uh-huh. Yeah, pero kakaiba din yung ano nila dito, yung climate nila. Like, first hour, mainit. The next hour, maulan na naman. Parang ganoon. Pero yung ano, yung init niya parang Pinas lang. Ah, talaga. Okay. So, makita mo sa kulay ko, Pinas pa rin, oh. Pinoy na Pinoy. Okay. Yeah. Exactly. Yeah. Yeah, so can you share lang sa amin, no? Just a brief summary lang, no. Your story as a nurse and why take nursing? Oh, why take nurse? Actually, ano, yung nursing pinili tito ko, yung gumastos ng pag-aaral ko. Kasi wala naman ano yung pang-paaral yung family ko. So, yung nag-shoulder, yung tito ko. Tapos siya yung nag-decide para makapag-abroad din. Yeah. Wow! Talaga! Yeah. Okay, yun ah. Yeah, yung gusto ko maging ano lang, teacher lang yata. Okay. So, like the traditional way, no, para sumusunod tayo sa parents natin o sa relatives, no, na mag-nursing. Tama. Para madali daw makapag-abroad, which is true naman, yata. Okay. So, kailan ka pa nag-graduate and then kailan pumasok yung mag-NCLEX ka? Ano, nag-graduate ako, 2016, no? Batang-bata, Yeah, I think, 2016. Tapos, nag-decide ako ng NCLEX nung nahirapan ako magpunta ng London. Kasi yung IELTS nila, di ba, mataas yung hinihinging scores nila compared sa sa US. So, nag-decide ako sa US na lang. So, 2016 ka-grad, kailan ka nag-NCLEX ang year? Nag-start ako ng NCLEX, I think after 2017 or 2019, something like that. Kasi dalawang beses ako nag-NCLEX kasi sa first try ko na nabagsak. Yeah. So dalawang try ko siya bago ko nakuha yung bago ko siya napasa. Mm-hmm. Yeah, so okay. 2018 yata. Yeah. I see. Okay. Pero ako, bilib ako sa mga taong hindi sumuko at tuloy-tuloy kumuha ng NCLEX. Kasi parang, alam yon, parang ano ka eh. Parang it's a sign na matapang eh. Hindi nag-give up eh. Oh, yeah. Iba kasi kilala ko, ibang mga tumigil na parang ganun ka na kalapit sa goals mo. Pero tumigil ka, parang sayang. Malapit na eh. Yeah. Sa akin kasi pag gusto mo, dapat paghirapan mo. Like, huwag mo i-give up. Yeah. Tama. Yan yung parang motto ko sa life. And, okay, so, nakapasa ka na ng NCLEX. And then, paano ka naghanap ng employer mo sa States? Nakita mo ba sila? Nirecommend ba sila? Paano ka nag-sign sa Health Carousel? Health Carousel. I think, actually, yung unang pinili nila is yung classmate ko na siya, na top sa school. Parang ganun. Tapos, kaibigan ko man yun, parang inano din niya sa akin, parang endorse. At first kasi parang ayaw ko nga din sa kanila, sa agency. Uh-huh. Parang feel ko scam, kasi lagi silang tumatawa, ganun-ganun.
nanghihingi ng ano para sa application nga daw. Tapos parang too good to be true nung binibigay nilang mga ano na silang gagastos lahat, wala kang gagawin. Ipasa mo lang yung ano NCLEX at saka mga requirements nila. So at first parang hesitant ako na parang baka ma-scam ako nito. Saan ako mapunta? Pero sa ano sa lagi sila talagang tumatawag ng ayun, parang napag-isipin ko sige, ituloy ko na lang 'to. Then yun na nga, nagtuloy-tuloy na siya. Parang umabot din ng 5 years yun. Ah, talaga? Yeah, umabot din yung 5 years. Kasi nga, dalawang beses ako ano, nag-take. Tapos, sa IELTS, dalawang beses ko din siyang kinuha. Okay. Wait, so, when was the time na nag-sign ka sa kanila and yung nakalipad ka na sa States? Gano'ng katagal yung process ng petition mo? Actually, kung napasa ko lang siya agad yung English saka yung IELTS, parang 2 years okay lang siya. Na natagalan lang ako dahil sa ano, kasi dalawang beses ko nga silang kinuha, tinake. So, sa akin, sa experience ko, parang umabot ng 5 years. But usually, parang 2 years, makakalipad ka kaagad. Tapos dumating din yung time na ano, pandemic, kaya medyo, yun, mas tumagal. Okay. Oo nga, no? Marami din nagsabi na nag-delay din sila ng konti dahil nga sa pandemic. So, yung employer mo, paano ka naman napunta sa Florida? Was it them who chose that state for you or ikaw yung pumili sa kanila? Well, ang sabi ko sa kanila, kung saan may opening, kung saan sila may affiliated, okay lang ako. Tapos, actually, at first, I mean, yung ano ko, yung license ko is sa Illinois, sa Chicago. Tapos, kung sabi ko kung saan may open, kahit anong ano, kahit anong unit, okay lang ako. Basta makaalis lang. So, at, yeah. Ang una kong ano, actually, ang una kong interview, tatlong beses kasi ako na-interview. Ang una kong interview is sa Maine. Okay. At Maine. Tapos, iwan ko pa anong nangyari doon. Parang may nakuha sila na dito na, naka-base. So, parang, hindi nila tinuloy yung application ko doon. Tapos, ang next is sa, ano, sa Texas. Okay. Yung Texas, na-process ko din yun. Tapos, during, in the middle, parang nag-stop din. And then, dito na sa Florida, the third time. Na-process, you mean, nag-endorse ka ba? Ganun. Yeah, nag-endorse na. Oh, I see. Okay. Siguro during sa process may nakita silang nagbe-base na dito ba? Parang hindi na sila mag-aantay kung nandito na yung nurse na kukunin nila. Yun yata iwan ko. I see. Okay. And then, buti din pala no, na parang kasi minention mo dun sa stories mo na or sa mga posts mo before na nag-work ka as a BPO tapos 2 years na yung last bedside mo. Consider pa rin siya no, sa employer mo. Yeah, actually sa ano, kasi yung BPO ko hindi naman siya typical na BPO. Like, ano siya pa rin siya, nurse pa rin siya, like online triage. Like, pasyenteng tumatawag na na-aksidente, tapos ta-triage mo siya if kailangan ba siya i-hospital or kailangan lang okay lang sa bahay. Yun man yung BPO ko, parang nursing pa rin siya. So, during sa interview, sinasabi ko sa kanila na yun na nga, online yung ano ko, online nursing yung ginagawa ko. Pero hindi naman siya naging ano, problema sa ano, during sa interview. Kasi di ba, ang alam ko kailangan din talaga ng USRN dyan, di ba? Na license, di ba? Yeah. Buti nga actually, din yung, Yeah. Buti nga rin yung ano ko, yung agency ko kasi hindi sila masyadong ano sa bedside. Yeah. So, tinanggap pa rin nila kahit nasa ano sa PPO. Okay, ang galing ah. Pero actually kasi nasa BPO din ako ngayon, no? Nasa prior authorization USRN. Pero ang alam ko bro, ang triage mas toxic 'yun. Yun kasi din yung first experience ko as BPO, yung ginawa ko, triage.
Kasi may outbound, inbound talaga siya na ginagawa. Okay. 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 So, okay. So, nakalabas, nakaalis ka na papunta sa Florida. Ano yan? Grupo kayo? O parang solo flight ka? Solo flight, yeah. Solo flight ako dito. Ang tapang mo din, ha? Tapos yung ano, yung US, first ano ko din yun. First out of the country ko na nagawa. Oh, talaga? Yeah. So, kamusta yung feeling mo na, bro? Unang labas mo, out of the country, tapos migrate ka na agad eh, no? Hindi bakasyon eh. Ano, parang ano, exciting at natatakot din at first. Pero yung iniisip ko lang, yung para sa pamilya, yung makapagtrabaho ba? Yeah, oh, yun lang yung driving force ko para ituloy. Kasi sa ano, sa airport, parang ayaw ko nang tumuloy. Ah, I see. Yeah. Oh, yung feeling na yun, no? Hindi ko, hindi ko, yeah, hindi din ako nasanay na malayo sa pamilya ba? So, oo. Oo. Pero kailangan ko din. Von, yung pagdating mo sa US, ano yung mga parang na-shock ka na, uy, ginato pala dito, no? Ano yung, may mga ganun ba ka bang moments? Wala naman siguro. Siguro sa ano, sa na kailangan may sasakyan talaga sa area, sa state ko ba? Kasi ano, walang public transportation. Oo. Kailangan magano. Kailangan talaga may sasakyan kahit mapupunta ka lang na ano, bibili ka lang ng soka or ang ganyan. Kailangan talaga may sasakyan. Lahat dito, lahat ng galaw mo may sasakyan dapat. Oo, ano? Oo, ganun talaga. Kaya nga, pag-usapan lang natin mabilis lang yung pagkuha ng sasakyan. Nahirapan ka ba kumuha? Kumusta yung interest? And ano yung nag-loan sa'yo? Actually, hindi ako nahirapan sa sasakyan kasi yung agency ko may affiliated din na ano, na nag-ano ng sasakyan. Ang problema lang is mahal siya. But, yeah. Pero ang nakaganda dun, pagdating ko dito, the next day, mayroon na yung sasakyan. Available. Hindi pa ang pinili kong sasakyan. Binigay lang nila muna is parang rental. Pero wala akong pinabayaran. Yeah. Ang nakakalang doon is medyo mahal siya. Okay. Okay. Yeah. Okay lang. Pero ang kalindi kasi kung tinulungan ka nila, malaking ano na rin yan eh. Malaking tinik na nawala na sa'yo kasi, di ba? Less hassle na rin yan. Yeah. Yan lang yung nakaganda doon, wala ka ng hassle kasi pagdating mo na may sasakyan ka talaga. So, wala ka ng problema. So, let's talk about your work naman. Teka, yung pagdating mo sa ano, sa Florida, under health carousel ba? Meron pa kayong para mga training for the culture ganyan or no. Wala na. Wala na, diretso. I mean, pagdating ko, nag-antay muna na nagginawa yung pagkuha ng SSN, nag-antay sa green card. Tapos, after nun, nung ready na lahat, yung green card tsaka SSN, diretso na sa ano, facility. Sa facility na ako nag-training ng 2 weeks lang yata. Yeah, wow, grabe! Alam mo, ang dami nagsasabi na, no? Na ang propose sa kanilang training is 1 month, 2 months, tapos nagiging weeks na lang kasi nga konti din talaga yung staff. So parang ganun din ba yung experience mo? I don't know. Kasi sa amin kasi wala talaga. Kasi alam ko yung ibang agency, may training muna sa isang state like for a month prior sila i-deploy kung saan silang state. Sa amin, diretso na. Sa facility na talaga kami nag-training. Pero yung training sa facility, 2 weeks lang. Tapos sa orientation sa ano sa floor. Oh, I see. Yeah. I see. So, wait. So, paano, gano'n pala katagal bago ka, from dumating ka sa Florida, tapos nakapag-start ka na ng training sa hospital, gano'n katagal yung hinintay mo sa mga requirements mo? May alam kasi ako yung iba, nade-delay sa SSN, mga gano'n. Yeah, yung sa akin parang a month din. Kasi nung time na yon pagdating ko dito, pag hinihintay ko yung green card ko, pero
Actually, mga 2 weeks lang na-release yung green card. Ang problema kasi yung green card namin, isi-send muna sa agency, which is sa main office namin sa Ohio. Ang problema that time, yung Ohio parang may bagyo. So, yeah, natagalan siyang isend sa akin sa Florida. So, umabot siya ng almost a month. Yeah. I see. Kasi usually 2 weeks lang darating na yun eh. Oo. Oo. Okay. Okay. Yung health carousel ba, parang paano naman yung apartment mo? Paano ka pumili? May parang pa-apartment ba for like a month? Ganun? Yeah, actually ang health carousel na maganda yung ano nila, yung benefits nila or yung offer nila. So, for a month, binigyan kami ng allowance para sa para sa maistihan. Like, Tokyo yata yung binigyan nila. Tapos, pagdating mo dito, may ano sila, may sasalubong sa'yo na nagtatrabaho sa kanila. Tapos, sila yung tutulong sa'yo para maghanap ng apartment, para gawin yung mga pakuha ng SSN, lahat. So, may kasama ka. Lison? Tama, diba? Yung baiga, tawag nila doon. Yung, ano tawag nila doon? Parang ambassador pa yun? Yeah. Grabe, laking tulong doon. Laking tulong nun. So, ikaw ba nahirapan ka maghanap ng ano dyan? Ng apartment mo? Yeah. Talaga? Yun ang tawag doon? Maganda yung Florida kasi parang Pilipinas lang. Pero yung nakaproblema dito, ang mahal-mahal ng apartment nila. So, hindi ka makakita ng isang apartment para sa sarili mo. Kailangan ka may makashare. Para mababayo, maano yung ano. Okay. Okay din yun ah. Actually, yung isang kilala ko na nasa Florida din, yun din ang sinabi niya sa akin na ginawa niya. May kahati siya para talagang hindi masakit yung rent kasi. Yeah. Yeah. So dyan sa place mo, Von, parang magkano ang one bedroom usually? Mga ganun, ang running. Wala akong nakikita ng one bedroom. Usually, two bedroom. Tapos yung two bedroom niya, ano, above 2K, like 2.4. Ah, talaga? Ah, shit! Ang mahal niya din talaga. Medyo, yun yung nakakaano dito sa Florida lang. Kasi, although wala silang, ano yun, state tax ba yun? Isa lang yung tax nila dito. Binabawi naman nila sa mga, ano nila ngayon, ang mga mahal. Yeah. I see. Okay. Pero yun ang yung nakaganda. Kailangan mo maghanap ng ano, makakasama sa bahay para sa ano, renta. Pero, teka, paano yun, Von? Like, paano ka makakapaghanap? Kasi papunta pala ako, ang idea ko like is using apartments.com or yung Zillow. So, dyan sa Florida, ikaw, ano yung ginamit mo? And paano mo... Pilipino rin ba yung nag-offer sa'yo ng place mo? Ganon? Yeah, Filipino. Actually, yung first, pagdating ko dito, yung ginawa ko is, nag-ano muna ako ng room for rent. May nag-ano din kasi dito. Like, sa isang house, may available silang room. Yun yung pinaparenta nila. Yun yung una kong ginawa sa first few weeks. Mm-hmm. Ang ginamit ko is apartment.com, tapos yung may isa pang app na yung app na para sa mga nurses naghahanap ng mga room for rent. So may kasya kasi nung malakas yung mga travel nursing. Yan yung okay. So parang yun din. Okay. Yeah, may narinig nga akong parang ganun kasi like for example lang, no, para lang malaman din ng audience, like kunyari, sa sister ko, sa buong apartment, no, parang community, may specific na mga apartment lang para lang talaga sa mga travel nurses, inayos nila para sa kanila. So siguro, yeah, para sa mga ganun talaga. Yun yung ginagawa ng yung mga ka-agency ko. So, sa Florida kasi, sa Health Carousel Agency, parang ako yung pinakaunang napunta dito sa state ko. So, yung mga sumunod, sinasabihin ko na ito ang dapat gawin, saan ka pwede pumunta, na yun. Aysa.
Okay, okay. Yeah, mabuti nga kasi alam ko madami din talaga nag-sign up under her health carousel eh. No? Yeah. Oo. Teka, let's go back lang, no? I know our time is limited, pero let's talk more about of your work lang. Ano yung unit mo and kamusta yung nurse-patient ratio? Ano, sa step-down ICU, yung ratio niya is 3 to 4. Max niya is 4. Mm-hmm. Like, parang in between siya sa after sa ICU na ano na patient na okay na, punta mo na sa amin. Tapos, or prior i-upgrade sa ICU, punta mo na sa amin. Parang ganun, in between siya sa before my ICU or mag-step, magbaba sa ICU. Tapos yung ratio is 3 to 4, yeah. Okay, may CNA din kayo? Eh, yeah, mayroon, mayroon. Sa unit ko kasi 20 beds, tapos wait, dalawang CNA niyan. Oh, okay. Tapos yung nurses parang 5, tapos isang charge. Sa 20 beds, 5 kayong nurses. Plus tapos dalawang one charge. Okay din yun ah. Okay yun ah. Yung ratio nyo ah. Actually, yung ano namin, yung hospital, parang good yung ano niya, patient ratio niya. Compared sa ibang hospital, I would say. Yeah. Kasi, sorry na waputol yung camera ko, no? No, it's okay. Anyway, kasi alam ko yung iba talagang parang sabi nila parang kayod kalabaw, sobrang pagod din talaga eh. Kasi hindi maganda yung ratio nila eh. Yeah, yun lang sinasabi. Yun yung nakaganda sa ano ko, sa facility ko. So I would say na, ano, blessed. yeah, okay yun ah. Okay yun. So, ano yung mga, for you, Bon, kamusta yung ano? Anong masasabi mo sa nurse and doctor relations sa US? Oh, may okay. Mahirap. Okay man. Okay. Like professional professional talaga siya. Like hindi sila mahirap depende sa experience ko, hindi sila mahirap ma-approach. Sa facility ko kasi training hospital din siya. Sa previous hospital ko sa Cebu, training hospital din 'yun. So parang medyo okay. Parang same lang siya. Yung trato between sa nurses at sa doctor. Hindi naman ganun ka ano yung difference niya para sa akin. ICR. That's good. That's good. Okay. Okay, so you are working sa ICU. And meron ka bang mga funny moments sa ward, sa unit mo? Yeah. So yung mga first few days kasi, ano, yung ibang terms na parang hindi nila ginagamit dito, like for example sa ano, sa restroom. tinawanan ko ng isang kasama ko kasi hindi niya ako maintindihan anong restroom na sinasabi mo. So yung ginagamit nila is bathroom or saka or hindi sila hindi nila maintindihan anong ibig sabihin nun. Tapos yung sa atin ginagamit natin yung endorsement, hindi nila ginagamit yun. Like, if magbigay ka na ng ano sa nurse mo, yung ginagamit nila is report. Like, bibigay ka ng report. Tinatanawa nila ako pag sinasabi, oh, let's do our endorsement. Ano? Okay. Hindi nila maintindihan. Report yung sinasabi nila. Para rin doon? Yun naman. Teka, yung nasa Pilipinas ka ba, bro? Yung nasa hospital ka, ICU ka din nun? Yeah. So, sa pag-start ko talaga sa hospital na work, sa floor muna, mid-surge. Like, parang all over din. Kasi flino-float ako kung saan-saan. Sa private VIPs, sa mid-surge, sa maternal. But ano lang yun, mga 6 months lang yun. After 6 months, ako ng ICU. Transfer ako ng ICU. So, sa ICU talaga ako nagtagal ng 3 years. I see. Wow, strong ICU. Mas maganda kasi sa ICU kasi isa lang pasyente mo.
So Von, ikaw ba bro, you nag-start ka na sa hospital. Para sa'yo, ilang months bago ka talaga nakapag-adjust sa trabaho dyan sa US? Dito sa US? Oh. Actually, supposedly yung training ko, 3 months. Except sa 2 weeks na ano, na parang sa, ano ba yun? Yung 2 weeks ko kasi, doon muna, wala muna sa hospital. So after sa 2 weeks, punta na sa hospital to train like 2 months, almost 3 months. Ang nakaano kasi, yung unit ko, maraming Pinoy din. Tapos yung naging preceptor ko, Pinoy din. So, hindi ako masyadong na ano sa pag-adapt sa environment. Kasi yung preceptor ko yung nagtitrain sa akin, Pinay. Tapos, ilang years na siya sa, yung sa facility ko. Like, 14 years yata siya sa facility. So, parang comfortable na ako magtrabaho ba? Parang hindi ako masyadong na natagalan mag ano. Kasi sa 3 months supposedly na training, natapos ako mga 1 month and 2 weeks or almost 2 months, wala na ako sa preceptor. Ako na mag-isa. Ah, talaga. I see. Grabe, nakakatuwa naman yun, no? Na marami din Pilipino. Kasi ako hanggang ngayon, may mga nakakausap ako na mag-isa lang silang Pilipino sa facility nila o sa ward nila, no? Sa unit nila. At sobrang nahihirapan sila. Yeah, yun talaga. I would say na blessed talaga ako kasi yung unit ko, yung manager, I mean, yung nag-assist sa akin, Pinoy, tapos ako, kasi ngayon nag-charge na din ako. Yung mga charges namin, like night shift ako, 2 a.m., meron kami meeting lahat ng mga charge. Tapos makikita mo, yung mga charge sa ibang unit, mga Pinoy din. So, oh! Yeah, nakakatuwa. Nice. So, dapat mag-apply ang mga Pilipino dyan sa Cleveland Clinic, Florida. Yeah, kahit yung supervisor namin, Pinoy din. Nakakatawa, isa. Congratulations nga pala sa may pinost ka kasi regarding the charge. Oh, yeah. Yeah, yung ano, sa unit namin. Magagaling. Okay. So, ang tagal mo na rin sa States, no? Kamusta ang buhay mo dyan ngayon? Masasabi mo ba na mas okay na, masaya ka dyan? Kumusta? Amen. In terms sa ano, sa sahod, okay siya. Pero sa ano pa rin, mas gusto ko pa rin sa Pinas actually. Like, kasi ano, family-oriented ako. Mas gusto ko nasa pamilya ko, malapit ako sa pamilya. Pero ang nakaano lang, kasi lahat ng kailangan nila or hinihingi nila, mas nabibigay ko ngayon kaysa nung dyan lang ako sa Pinas. Parang ngayon, parang gano'n. Pero kung gustuhin kong umuwi na pipiliin, gusto pa rin sa Pinas. I see. Okay. Well, para, thank you for being honest, ah. Okay, yun, ah. At grabe, ano yan, ah, sobrang laki ng responsibilities, no, under you. Grabe. Yeah. Matapang. Ganun talaga para sa pamilya. Okay, and yeah, so siguro mga a few questions lang tayo, no. Can you tell us your ano? Can you parang share lang yung daily routine mo lang, no, sa US? Mga ilang minutes ba bago ka pumapasok? Anong oras yung pasok mo? Yung shift mo, is it 12 hours, 8 hours? Kumusta yun? Yeah. So yung shift dito sa amin, 12 hours. So night shift ako, start ko 7 p.m. to 7 a.m. And then yung facility ko kasi parang ano lang, 7 minutes from my kung saan ako nag-stay. So nagigising ako ano, 6:30. Ligo lang konti tapos alis agad. Grabe, lapit ang sayo na tipid pa sa gas, ha? Kasi yung ano, kasi yung may-ari din ng tinitirahan namin na bahay is Pinoy din. So parang ang ganda. Tapos malapit lang. So tipid sa gas nga. And then usually sa yung ano namin kasi is 36 hours lang. Pero lagi ako nag-OT. Pang dagdag. Pang bayad.
I see. Yeah, so sometimes umaabot ako ng ano, 5 araw sa 1 week. Oh, wow. Yeah. Uy, tapa mo. Grabe, tas 12 hours din, di ba? Yung, ano, wow. Pero hindi naman, ano, hindi naman always. Sometimes, yeah. Okay. And, ako, personally, I've never been to Florida. Pero, ikaw ba, dyan sa Florida, what do you usually do sa mga day offs mo dyan? Oh, ano, sa beach. Yung kasi yung marami dito, yung malapit dito, yung beach nila. So, you can see sa mga pictures ko, puro beach yan eh. Tapos kung... yeah. Tapos ano, kung... Kasi kung pwede ka kasing, ano dito, like 3 days lang yung trabaho mo, mayroon kang free na for 4 days, sometimes pupunta ako sa mga kaibigan ko sa ibang states. Yun din ginagawa ko. I see. Yeah, actually, tinignan ko nga rin yun. Andayan mo na rin na parang dayan mo na rin na puntahan. Andayan mo bakasyon. Yeah. Dala pala sila o tatlo. Tatlong states. So, anong mga states na yun? Las Vegas, Utah, punta ko sa San Francisco, sa New York. Parang yun. Tapos mostly sa Florida. Medyo malaki din. So between those nga bro, anong mga paborito mong state? May naisip ka na ba na lilipatan mo dyan after ganyan? O wala pa? Exploring pa? Wala. Exploring pa. Exploring pa. Siguro sa California. Yung LA, try ko nga. Next time. Okay. Alright, I think we're good na. Okay, last question lang. Ano mga message mo doon para sa mga katulad namin na hinihintay na lang yung visa bulletin board next month? Kasi next week na lalabas eh, di ba? Yung bago announcement. Ano message mo para sa mga naghihintay ng green card nila, visa nila, interview date sa embassy? Yeah, ano, sabi ko nga, umabot din ng 5 years since, almost 5 years yung paghihintay ko. So... Meron lang ako nabasang ano sabi doon, yung timing talaga. So, huwag kayong mangalang ng pag-asa. So, you have to do it. Like, work for it. Then, sa mga naghihintay, while waiting, mag-ano muna kayo. Kasi yung sa akin, kaya nag-BPO ko kasi while waiting sa sa visa ko or sa green card, something like that. Yun ang ginawa ko. Nagtrabaho muna ako sa BPO para maano yung paghihintay ba. Hindi ma-board or maano. Tapos, twice ako nag-IELTS, twice ako nag-NCLEX. So, kung gusto mo talaga, so dapat, paghirapan mo ba? Trabahuin mo, huwag ka mo lang pag-asa. Tapos, ang Diyos nandyan lang sa inyo, mag-guide sa inyo. Para, ganun. Totoo. Trust the process, yun na. Yan, tama. Teka, but I have 2 other questions for you eh. Okay. Diba sa 5 years, bro, may point ba na parang inisip mo na antagal naman ito, hindi to para sa akin, quit ako, wala, totally talagang best job. Wala, hindi ako nag-quit. I mean, kasi yung inisip ko yung pamilya ko kasi dami namin sa family namin. Tapos kung mag-quit ako, saan wala akong matutulong sa kanila kung nandun lang sa Pilipinas. So yun yung naging driving force ko talaga. Like, maghanap kayo ng driving force para saan to, para saan itong gagawin nyo. So, para hindi kayo hindi wala yung fire nyo na gawin yung gusto nyo para makuha yun. Yeah. Kaya tama. I totally believe that, no? Find your why, no? Your purpose talaga. Kung wala yun, kung meron yun talagang kahit gano'ng kahirap, di ka magi-give up eh. Kasi dahil dun eh, no? Yeah. And, teka, ito, dahil nag-BPO ka din, and sa voice account ka, di ba? Masasabi mo ba na nakatulong yung voice account mo sa communication mo dyan pagdating mo sa US? Kasi sanay ka? Ano? Yes, big time. Kasi yung English ko, kahit ngayon nga, kasi tapos yung grammar ko, lagi ko nabubuli dyan. So... naisip ko, pupunta ako ng US kapag ganito pa rin yung pagsasalita ako. So,
kasi tagilid talaga ako mag-English. So, inisip ko, yun yung, ano, that's why nag-BPO ako, para medyo ma-enhance din siya ng konti. Nakatulong siya kasi yung lahat ng state dito ng sa US, yun yung mga ano namin clients namin. Yeah. So different accent din yung nakakausap namin. So talagang nakatulong siya. Kahit konti lang, nakatulong naman. Pero yung ano naman yung communication dito sa ano sa kung dito ka na sa US, hindi naman talaga sila very ano sa ano mo sa accent mo or sa grammar mo, basta naiintindihan ka nila, okay lang sila. Wala silang problema dun. Mas stricto pa dyan sa Pinas. totoo, no? Dito pa yung parang nang-insulto pag mali yung grammar. Yeah. Sila pa, mas maano mo yan, ma-appreciate mo yan pagdating mo dito. Kasi yung mga kasama ko, wala naman silang say kahit nakakabulol-bulo na. Wala silang ano dyan. Wala silang masabi. Okay lang sila. As long as naiintindihan ka nila or na ano mo yung gusto mong sabihin. Okay. Wow. Grabe. Wow. Von, maraming salamat. Dami naman natutunan ngayon sa episode na to. Oh, wow. Thank you. Hopefully, meron. Bro, is it okay? Paano sa mga, para dun sa mga audience na may questions sa'yo, is it okay to share your socials? Sabihin mo lang, no, para they can ask you lang. Kasi alam kong maraming under health carousel and ang dami din dyan sa Florida talaga, no? Yeah. How actually, can they connect with you? Yeah, actually, ang dami-dami nag-message sa akin about sa agency ko. Hindi ko lang ano, maisa-isa lahat. Ang dami. Dami lang. Kasi medyo naano din kasi yung agency namin na, you know, may mga negative comments, mga ganun. Pero masabi ko lang, kaganda sila. Thumbs up. Yeah. Oh. Totoo yun. And I read a lot about that. And okay nga to eh, kasi parang isa ka dun sa mga okay na experience, no? So I think matutuwa din talaga at makakatulong siya. Okay. Okay, Nurse Von Christian, maraming salamat sa oras mo. We had fun. Thank you too for having me. All right. And okay, I'll see you there sa States. Maraming salamat. See you. Ingat lagi. Thank you pa.